Hey. Ayan, may nagpe-present na ba? Meron na po. Okay, si ayan, pumasok si Chloe. Sige, present ko muna. Okay, so today we're going to discuss our second topic or lesson or second week natin sa music. So for the second quarter. So last week, ano yung mga naalala nyo discuss natin last week? Sa music. Ano yung mga na-discuss natin? Bigay nga kayo ng ilang mga topic or ano yung mga na-discuss natin sa music nung isang linggo? Ano yung mga ginawa natin dyan or ano yung natutunan? Okay, si Adnan. Yes. Music of Cordillera. Okay. Ay, yun lang alam ko, sir. Yun lang naalala. How about Nicole? Sir, yung ano po, culture and geographic in Cordillera po. Okay, so yung area nila, di ba? Discuss natin yung sa kung saan sila matatagpuan. So, some part of Luzon, yung Cordillera, Mindoro, Palawan, then may discuss tayong sa Visayas. Okay? So, how about instruments? Ano yung naalala yung instruments na discuss natin? Bigyan nga kayo halimbawa. Oh, sige, Tricia. Sir, gang sa Topaya. Ay gang sa tupaya, so isang uri ng gong. Ano pa? Ano pa mga instrument yung naalala nyo na-discuss natin? So alam ko, sinagutan nyo pa yun, di ba? Okay. Matea? Bungkaka po. Okay, bungkaka. Isang klase ng ethiophone. So ayan, pumasok na si Quebec. I-present ko muna. 9:30 naman. Okay. Sa pa ako sa... Ano? Sir. Okay, si Bawag. Na-present ko na. Thank you, okay, so yes, Escobar? Git-git po. Okay, git-git isang klase ng cordophone. So today, so i-continue natin yan. And yung last discuss natin, yung paggawa ng instrument. Okay, so ayan, na-present ko na si Quebec. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ang mismo ang next lesson natin, lesson number 5. Okay, musical instruments to improve reading, rhythm or melody. Okay, so di ba pinagawa ko ng instrument nung last week. So dito naman, gagamitin natin yan. You will develop, sabi nga to, patience through practicing skills in playing simple musical instrument. Okay, so let's see. Naalala niyo pa ba to? Ayan. So when we say rhythm, anong pagkakaalam niya pag sinabing rhythm? Ritmo. Anong pagkakaunawa niya pag sinabing rhythm? Rhythm is? Oh, ayan. Ito yung first topic natin nung first quarter. Elements of music. So pag sinabing rhythm, ibig sabihin yung sounds ay mayroong pattern, yung regular flow. Okay, kasi kapag ang sounds walang pattern, we can call that as music. Noise yun kapag walang pattern, pag basa-basa na lang natunog. Okay? Pag tempo. Ano yan, pag tempo. Sige, Aquino. Speed po. Okay, very good. Speed. So mayroong moderate, mayroong fast, o mayroon naman slow. Okay, pag sinabi namang dynamics. Oh, ano naman dynamics sa music? Mendoza? Yung volume po ng music. Okay, very good. Loudness and softness of sounds or music. Lakas or hina ng tunog. How about melody? Ano yung pagkakaintindi niya pag sinabing melody? Ito, halos magkaano yan, magkaduktong. Yung melody and harmony, ano yung pagkakaunawa niya dyan? Okay, pumasok. Humabol si... Caleb. Okay, Hill, pag sinabing melody.
Sequence of notes. Okay. Sequence of notes or yung pagkakasunod-sunod ng nota. Kasi ang syempre, para gumanda yung rhythm, para gumanda yung music mo, i-arrange mo ng maayos yung mga notes, yung sequence na yung pagkakasunod. Dapat connected siya at maganda yung flow. Okay? Pag sinabi namang harmony, Nicole? Combination po. Okay, combination, sabay. Kung mapapansin nyo, pag nakakita ko ng nota, mayroong note na magkapantay, taas tsaka baba. Sabay-sabay. Kumbaga, sa piano, dalawang key yung pinipindot ng sabay. Okay, so combination ng two notes. Okay, sabay siyang ginagamit. Isang tatlo pa nga. Okay, so yun yung tinatawag na harmony. So, texture. Yes, Neil? Thickness of music po. Okay, thickness. Okay, so gano'n ba, narinig ba natin na isang boses lang, dalawa, or may mga instruments ba? So doon, yun yung pumapasok yung texture. Kasi depende sa naririnig natin kung sila ba ay isang boses lang, or maraming kumakanta, kaya naman may mga instruments ba, maraming instruments. Okay, so yung tinatawag na texture. And the last, yung timbre or timbre. It pronounced as timbre, timbre. Okay. Ano pag sinabing timbre? Sige, Nicole? Tono po. Tono, pwedeng tono. Ayan. So, when we say timbre or timbre, it is the quality of tone, quality of music. Paano yung quality? So, dyan pumapasok yung quality ng boses. Halimbawa, ikaw ba ay tenor? Ikaw ba ay alto, ikaw ba ay soprano, or ikaw ay nasa average, or nasa meso. Okay? So, doon nyo kung sa taas or lalim ng boses. Sa instrument, merong ganun din. Merong matataas na tunog at merong mababang tunog. So, guess the title of the song. Number one, it is a Bisayan song. Familiar ba kayo dito? Ayan, baka alam nyo sagot. Bisayan song. Ito ay napatugtog ko noong last meeting. Isang klase ng Bisayan song na pinatugtog ko last week, na last meeting natin. R tsaka P. Wala. May isang makasagot. Number one, it is a Bisayan song. Sige, Aquino. Rosas Pandan po, sir. Okay, very good. Rosas Pandan. Yung unang pinarinig ko sa inyo nung last week or last meeting. Ayan, may pumapasok pa si Barbosa. Sige, present ko na nga si Barbosa. Kahit medyo late. Okay, so ito baka alam niyo pero hindi ko pa na-discuss. It's an example of the Igorot working song music. Francine. Chuay po, sir. Chuay, okay. Chuay or Chuay. Familiar ka dyan? O nabasa mo lang? Nabasa ko lang po, sir. Okay. So, example of Igorot working song, Chuay. Tsaka itong Rosas Pandan. So, yung didiscuss natin, yung dalawang songs na yan, from Visayas and Cordillera, yung Igorot song. So, ito yung Chuay, yung pangalawa kanina. So, pakibasa nga yung letter C. Ano nga ba itong Chuay na yan? Si Erica? Sakdalan, pakibasa. Chuay. Chuay is an example of Cordillera folk song that depicts the Igorot tribes. Ano po yung nakaka-cover? At work. At work, pounding the rice by means of a huge mortar and heavily weighted posts to separate the rice grains. Okay, so isang Cordilleran song, Cordilleran folk song, na syempre, in-explain dyan, that depicts the Igorot tribes. Kapag sila ay yung nagbabayo ng palay para mapalabas yung bigas. So yun yung kinakatala, mayroong malaking mortar, yun yung
parang pinipitpet. Okay? So, kabakanta ng mga kabataan din yan. So, interpret the rhythm of the song using simple improvised percussion musical instrument. Ayan. So, mas maganda sana kung may instrument kayo na hawak ngayon. So, ito yung mga notes na bubuo dyan sa Chuai. So, ang time signature niya, anong time signature? Base dito sa ano picture, ano yung time signature ng kantang Chuai? Unang taas, si Restoles. 2-4 po. Okay. So, it pronounce as 2-4. Okay, hindi 2-4. 2-4. Yan, time signature. Okay, so kapag 2-4 siya, so ang count niya, ang counting niya, 1-2, 1-2, 1-2. Okay, so ganun siya ang countings niya kapag 2-4. So, ang kumpas niya, so taas, baba lang. 1-2, 1-2, 1-2. Kapag 3-4, ang nakita niyo dyan, so ang counting nyo is 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Kapag naman 4-4, ang nakita nyo dyan, so ang counting nyo is 1-2-3 and 4, 1-2-3 and 4. Okay? So 1-2-3 and 4, 1-2-3 and 4 kapag 4-4. Pero kapag 2-4 lang siya, so ang kumpas niya is 1-1 and 2, 1 and 2, or 1-2, 1-2. Yung parang lupang hinirang. So 2-4 siya, di ba? 1 and 2 lang siya. Okay, so ayan, yung pagkakasunod niya, ang tawag diyan is melody. So yung sequence ng mga note. Okay? So isa pa mapapansin niyo, makikita niyo isa pa bukod pag kapag walang nakalagay na 2-4 na ganyan. So kadalasan may dalawang notes lang sa isang measure. So itong ano separator, di ba? So kadalasan dalawang notes lang, kaya 2-4. So ayan. So ang bilang niya 1 and 2, 1 and 2. So chua ai. So yung ai na yon, yung ai 2 counts agad yon. Pero yung chua, dalawang counts yon. So chua ai, parang medyo papahabain yung ai, may rest ng konti kasi count siya ng 2. So chua ai tahum alay taku ai. Ganun. May reposing siya. Tinatapos niya yung dalawang count. Okay? So it sings as chua ai talum alay taku ai we we. Okay? So pakinggan nga natin yung Welcome. Our lesson by pronouncing the words Chuai, Talum Alay Takuai, We, We, Tala Kiswag Silayan, We, We. Now that you have pronounced the words, listen to the melody. Pag nakita niyo yung class, yung parang yan, ito yung gantong symbol, ibig sabihin ng rest. Parang i-stop ka ng konti ng 2 counts. Okay? Tingnan niya parang mag-i-stop doon. Okay. Okay, so yun. Chuai. Okay, so tingnan natin kung may magandang pang version.
Okay, so masyadong bago na to. So sa choral ginamit. So ayan. So meron bang kayang kantahin to ng dire-diretso? Meron bang gustong mag-volunteer? Sayang ang points nun. Performance yan. Meron bang kayang kumunta ng dire-diretso nito? Chua ay? Kahit simple lang. Yeah, kasi nung face-to-face ay pinapa-perform ko to. Yeah, sa big group pa nga ako minsan, but nilalagyan nila ng steps. Okay, who wants to sing? May magbabolunteer ba? O tatawag ako? Wala? No, sige, try nga natin. Anong date ngayon? 24. Gigit ako pag tumatawag. So, 24. So, tingnan natin kung sino yung number 24 sa attendance. O, sa lalaki muna. Ah, Adnan, ikaw. Ayan, itong 24. Bakit, sir? Nakikanta nga itong Chua ay. Ano, sir? Hindi ko kaya yan. Pangit yung boses ko pag kumakanta ako eh. Okay lang yun. Same so, Adnan. Okay, go. Sige, pakinggan mo natin na isa pa. Kailangan niya may lyrics. You're listening to the melody. Let's try singing the song. Tanakis magsilayan. Okay. Oh, ayan. Okay na, Adnan. Ano, wala. Umalis. Ayun. Ano, kaya? Try lang. Sayang performance. Sayang points. Siyempre, may ano yan. Station. Nawala. Boys, wala pang magtatayo ng pandila ng mga lalaki? Gusto mag-try? Wala. O, sa girls kaya? Meron pang number 24 sa girls? Yan nga natin. Naka 20, ano lang. Tagan 21 lang palang girls. So, ano na lang, 11 kasi November. Sino ang number 11? Hill. Ah, si Daniela. Hello, Daniela. I do not the same. Hindi rin gawa ng... About the others, wala pong gustong ano, mag-try? Sir, si Dala magaling kumanta. Ayun. Princess? Sir, si Hermosa magaling, sir. Nagturo na. Sir, si Matea nagpa-practice na. Handa na ata. Fine ka natin. Isa pa. Nagturo ka na. Sir, Hermosa. Narito ko yung pinaso nyong nung first quarter, di ba? Kumanta kayo. Narito ko, narinig ko yung mga boses nyo, ha? Nung kayo ay nung first quarter, narinig ba yun yung kumanta kayo ng folk music? Meron akong narinig na maganda rin yung boses sa inyo. Sayang naman kung di nyo i-showcase. Wala? Sir, i-reveal yun kung sino yun. Ha? Yung... Oh, meron nga. Marami. Gusto nyo panoorin natin? Hindi, wag na. Wala. O, sige, kung wala, o, sige, mag-boom na tayo. Hindi tayo matatapos. Siguro, baka nahihiya pa. Okay, so Rosas Pandan, ito naman yung pangalawang songs music natin, na folk songs natin from Visayas. Rosas Pandan is an example of Visayan song. Interpret the song, use the
chord charts below. Sino yung marunong mag-gitara? Anong chords yung mga alam nyo? Hanggang ukulele lang po ako, sir. Pero alam ko naman po yung chords. Okay, ano yung mga chords na ako, alam nyo? Sir, meron akong gitara, sir. Minsan ko lang ginagamit. Sayang, di sana yung nag-perform ka. Sir, si Ramilo. Si Ramilo, sir. Oo okay, nga, si Ramilo. Go, Ramilo. Okay, so ang Rosas Pandan, so itong interpretation niyan, ito yung lyrics you convert into English. So here is Rosas Pandan, just arrived from the mountains to be with all of you. And to celebrate the fiesta, this song is my livelihood. An inheritance from my parents, a most Asian song. The pride of our hill, country, ayayay. Ayayay, ayayay. So, kasama sa lyrics yun. Hey, my song, it's nice to dance too. Like, pag on a cold day, tigadong, 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 look at dodong. So, yun yung batang lalaki. So, he's looking at the young lady, his drool is falling. So, pakinggan nga natin yung Rosas Pandan na yan. Ulit. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Lenny Lugaw. Ang buong-buo. At andito si Lenny. Dahil mahal ka. Lenny Lugaw. At araw-araw, pinipili kita. Haba naman ang kanyang... Wait. Talaga ay parang rosas, umabang mo pag namumukad ka. Habang hinahagtan ng araw, lalo kumaganda ang kumula. At ang lumiliting talulo, nilalapitan ng mga bubulo. Ang butyang iyong nililiyag ay tulad yung pala ng rosas. Kahit na umulat, kumidlat, kay ganda rin ang rosas. Lalong sumasariwa sa tibig ng pag-iwa. Ngunit ang binagyo, tinunos ang rosas ng pag-iro. Sa wait ang pagsunod, kinanta ng pag-iwa. Okay, so ako yung birth na sa Tagalog, so yung Rosas Pandan. Okay, so yan yung dalawang songs na tidiscuss natin, yung Chua Ay at Rosas Pandan. Okay, so what difficulties have you encountered while practicing? Hindi naman kayo nag-perform. Okay, so ayan, let's discuss the mood and timbre or timbre. So ano yung mood ng Chua Ay? Ano kaya yung mood ng kanta? Tingin nyo, mood yung... Sir, malungkot. Ay, para malungkot yung Chua Ay. How about itong Rosas Pandan? Tingin nyo ano yung mood niya? Sir, masaya po. Masaya. Okay. So, timbre. So, nagkamali lang siguro na maglagay ng E tsaka R. So, quality. So, yung pinarate ko yung when you say timbre or quality, so dito malalaman kung mataas ba, mababa. Yung pagpipilihan lang dyan is kung lalaki yung kumanta, ano yung tawag sa quality ng boses or timbre kapag ang boses ng lalaki ay mataas? Tenor, sir. Tenor. Okay, ang gitna nun is baritone. Then, ano yung pinakababa sa lalaki ang boses? Tenor yung mataas, yung mababa. Bass or bass? Okay, bass or bass. O kaya naman ay baho, yung H. Okay? Sa babae, ang pinakamataas is? Soprano. Soprano po. And then yung pinakamababa sa babae? Alto. Okay, yung gitna alto po. Yan. Okay, yung gitna is meso or barito naman. Okay. Okay? So, hindi ko na... Okay na yan. So, next na tayo. Which of the two music or song yung kaya nyo i-perform?
Chuba. Ayaw yung Rosas Pandan. O, taas ang kamay sa Rosas Pandan. Yung kaya ang Rosas Pandan. Taas ang kamay. Wala. Sa Chuba ay. Ano mas madali sa dalawa? Chuba ay yung Rosas Pandan. Chuba ay. Chuba ay po. Chuba ay po. Okay. So, ito. Wag ito. So, yan yung lesson number 5. Mamaya ko na i-discuss yung learning task about dito. Okay? So, dito na tayo sa learning task sa lesson number 6. Ayan, tempo and mood of the song. So, again, ano nga ulit pag sinabing tempo? Ito yung speed. Okay, speed of music. So, merong mabilis, merong moderate, at meron namang slow. So, mood, ayan yung discuss natin kanina. Kasi ang kadalasan, discuss natin, ano ba yung connectivity ng tempo at mood? Ito ba ay may connection sa isa't isa? So, mababago ba ang mood sa bilis or bagal ng awitin? So, let's see. So at the end of this lesson, you should be able to identify the tempo and the mood of Chua Ai and Rosas Pandan. It show confidence in performing through singing, an example of music from the Cordillera. Eh, sayang, din yung kinanta kanina. So, let's answer the given question. Ano, what is the time signature of Chua Ai song? Loriko? 2-4. Okay, 2-4 yung kanina. So, it count as 2-1 and 2, so medyo mabagal. Okay? So, what is the message? Yun na yun. Doon yun sa tungkol sa igurot. Yung kanilang working song. Kapag nagbabayo or nagbabayo or nagdidikdik ng palay para mapalabas yung pinakabigas. Okay? Then, Rosas Pandan, example of what vocal music? Siyempre, sa Visayas. Ito, discuss natin kanina. Okay, sasabi nyo kanina, ang mood ng Chua Ai is medyo malungkot, no? Kasi, ayan, ito namang Rosas Pandan. Anong sabi nyo kanina sa Rosas Pandan? Para masaya, di ba? Lively. So, then, ito, sagutan natin. Make a list of things that you need to consider before performing musical piece. Halimbawa, kakanta kayo. Ano yung una nyo dapat i-consider? O sige, magbigay nga kayo. Mga factors na dapat nyo i-consider bago kayo kumanta. O sige, Riberal? Sir, yung mga lyrics. Okay, lyrics. Okay, ano pa? O, kakanta kayo. Ano yung dapat nyo i-consider or factor na dapat nyo i-recognize na gawin before you sing? Aquino? Enjoy your performance po. Okay, so i-enjoy. Yung lyrics, ano pa? Lauro? Mag-vocal exercises po. Okay, vocal exercise. So, very good. Ano pa? So, lyrics, vocal exercise. So, about the song, anong dapat nyong alamin sa kanta bago nyo perform? Loriko? Tone and pitch po. Okay, yung tono, yung pitch niya, dapat alam nyo rin. And then, Aquino? Meron pang sinagdag? Practice and memorize po yung notes. Okay, so yung tono niya, yung lyrics niya, ipapractice and memorize. So very good, ano pa? So yung iba, wala, basta kanta na lang. Okay, so meron naman talagang ganun. So, pero meron dapat talaga, dapat meron tayo dapat i-consider before we perform a different musical piece. Okay, so for our learning task, mamaya ko na i-explain tong inyong learning task. Ah. Oh, yun na. Okay, so ito. Mamaya na to. Tignan tayo. So, ano nga ba yung kinalaman ng mood sa tempo? Kung napapansin nyo, yung Chua ay, ang sabi nyo kanina, ang mood niya is medyo malungkot. So, ano bang tempo ng Chua ay mabilis or mabagal? Mabagal. Mabagal po. Kaya siguro nasabi nyo na medyo malungkot yung mood. Yung Rosas Pandan, ang sabi nyo kanina is lively, masaya.
Ano ba ang tempo ng Rosas Pandan? Mabilis or mabagal? Mabilis. So, for our conclusion, kapag ang mood ng kanta, baliktad. So, for our conclusion, kapag ang speed or yung tempo ng isang awitin ay mabilis, kadalasan yung mood niya is masaya or malungkot? Masaya. Masaya. Kapag naman mabagal, yung tempo ng isang awitin, kadalasan yung mood niya ay malungkot. Malungkot. Okay, so yun. Yun yung connection ng mood tsaka ng tempo. Meron ba kayo napakinggan na malungkot yung mood pero mabilis? So, kadalasan sa lyrics, yung pag pinakinggan natin. Pero yung mood niya, syempre, kadalasan, halimbawa, yung pag-horror, anong kadalasan sounds? Nakakatakot, di ba? Pag nanonood tayo, tunog pa lang minsan, medyo nakakatakot na ng mga horror movies. So, napaka-importante ng music sa napaka-importante ng tempo sa mood ng kanta. Okay, so yun yung connectivity ng tempo tsaka ng mood. Okay? Next tayo, lesson number 7 and 8. Make silang tong lesson natin ngayon eh. So, comparison of various music through their musical elements and style. Ito ay related to sa discuss natin last week. Tingnan natin kung kaya natin sagutan to. So dito sa first column, wait lang, nawala yung pansulat ko. Yung first column is the instruments. Okay? Yung second column, yung origin. Sa Visayas ba? Sa Cordillera? Sa Mindoro? Or sa Palawan? Then, nasa third column yung description. So tingnan nga natin dito sa Visayas. Sub number one, kung masasagot nyo kung anong instrument yan. Visayas, nagmula siya sa Visayas. The most popular musical string instrument. Ano? Sino yung una? Si Lorico. Rondalia. Tama ba, class? Rondalia? Opo. Okay, so tama. Rondalia. So it consists of different string instruments. So how about etong number 6? So, git-git. So, ang description niya, it is a string instrument with 3-4 string with wooden body. Saan kaya to? Saan kaya yon? Saan ba yung git-git? Oh, Riberal. Mindoro. Tama ba, class? Sa Mindoro yon? Oh, magkana kayong iba? Tama ba? Sa Mindoro yung git-git? Hindi makaraya kayong iba. Hindi rin sigurado. Okay, so tama, sa Mindoro. How about itong kalutang? A pair of equal size wood bar. Saan naman yung kalutang? Ito ba ay sa Mindoro, Cordillera, Palawan, or Visayas? Trisha. Sir, sa Mindoro rin po. Sa Mindoro, kasi kasunod din yan. Okay? Ito kayang gang sa Tupaya. Kaya natin sagutan to? Saan yun? Iba naman. Dalawa lang. Sila lang tataas. Saan yung gang sa Tupaya? Saan lugar? Sige nga, Matea. Cordillera. Okay, Cordillera. Sino yung makakapag-describe nung gang sa Tupaya? Ano bang klaseng instrument yan? Tama, sa Cordillera siya. So, sino yung makakapag-describe ng itsura? Kahit itsura na lang ng gangsa. Ano ba tong gangsa na yan? Ah. Sige, Lorico. Parang gong po siya. Okay, para siyang gong. Okay, na maliit. So, gang sa Tupaya. So, kaya siya tinawag ng gang sa Tupaya. So, sila ay nakaupo or nakaluhod. Then, nakapatong lang yung gang sa may lap or sa may hita. Then, tinatapik na parang drum.
Pag yung gang sa palook naman, ito yung mga nakatayo sila. So may isang stick pinapalo habang nagsasayaw or nagpe-perform. Okay? Then, oh, sige, ito, i-discuss natin yung learning task. So, yun lang yung lesson natin sa music. So, ngayon, discuss natin yung learning task. Pakicheck nga kung meron ng posted na activity. Diyan sa... Meron na po sa akin, sir. Okay. Meron na po, sir. Same po. Meron na po. Learning task. So, punta kayo sa classwork. Ayun na, sa music. So, ito yon yung mga lessons. Ito yung mga PowerPoint na discuss natin kanina. Okay, sa material. Lesson 5, 6, tsaka 7, 8. So, okay na yan. Then, ito naman yung mga learning tasks. So, meron dalawa ditong Google Forms. So, second quarter music learning task 4 to 5. So, dalawang activity yon. Open each link below and answer the following learning task 4 to 5 on Google Forms. So, buksan natin itong isang link. Okay, so second music learning task, second quarter yan, second Q. Music learning task number 4, so section manga. So, about to sa lesson 6. So, name and email address, grade pati yung gender nyo. So, pilap-pilap muna ka dyan. Then, for direction, perform a song. Ayan. Perform a song that you choose with your improvised instrument. So, dyan yung gagamitin. Ipe-perform na yung instrument na ginawa nyo last week. So, pipili kayo sa Chua Ai or Rosas Pandan. So, re-record nyo yung sarili nyo. Bibidyo kayo. Gamit yung habang kinakanta, pwedeng Chua Ai o kaya Rosas Pandan. Pero, syempre, dapat accompanied yan with your musical instrument, yung ginawa nyo. Okay? So, pipili kayo, Chua Ai or Rosas Pandan. So, kayo nang bahala. So, ito yung pag-grade. Pakita ko lang yung ano, yung criteria kung paano tayo mag-grade. Okay? So, ayan, pitch. Tono, ayan. Dynamics. Expression, style, and rhythm. Pati na rin yung dadagdagan ko rin niya ng yung ginamit yung instrument. Drawing lang ang drawing lang ang nagawa. So, gumawa ka na lang din. Kahit improvise lang, kahit simpleng ano lang, improvise instrument. Basta magamit nyo sa inyong performance. Okay? Tambol, o kaya naman na yung mga stick na kayo bahala. Okay? So, dito. May tanong ba dito sa learning task number 4? Wala na po. Wala na po. Yung sa Rosas Pandan, kahit konti lang, huwag niyong tapusin yung buong kanta. Pero yung Chua ay tapusin niya, kaigsigsi lang yan. Parang 2 lines lang yata yan. Okay? So, add files. So, alam, marunong naman kayong mag-upload, di ba? May tanong pa sa learning task number 5? Ah, 4 pala. Wala na po. Wala na po. Okay, so ayan. Then ito, learning task number, number 5, ito ay sasagutan nyo sa papel. So ito yung direction. Draw and fill in the diagram below to show the differences. Ayan, o kaya contrast and similarities, comparison between their vocal music. Do it on separate piece of paper, take a picture of it and upload it to the link below. Ayan, medyo maano to. Itong Venn diagram na to ay apat. Apat yung i-describe natin. So, yung parang ginawa nyo last week, yung describe natin yung Cordillera, Mindoro, Visayas, and Palawan. Pero dito, syempre, anong ilalagay nyo dito sa part na to? Diba? Dito sa space na to, yung characteristic ng Cordillera. Diba? Dito sa part na to, characteristics ng Mindoro. How about dito sa gitnang to? Sa part na to. Lorico? Pagkakaparehas ko ng Cordillera at Mindoro. Okay, similarities ng Cordillera at Mindoro dito sa part na to. Okay? At dito. Komandante? Similarities of Mindoro and Visayas.
Okay, so very good. As well as dito sa part na to, sa gitna naman sa batang baba, so similarities ng Palawan at ng Visayas. So pero sa mga part na to, yung malalaking yan, yung characteristic lang nila. About dito sa pinakagit ng to? Anong ilalagay natin dito sa space na to? Francine? Similarities po ng Cordillera, Palawan, Mindoro po at Visayas. Okay, so similarities ng apat sa pinakagitna kasi dyan sila nagtagpo, yung apat na yan. Okay, eto huwag nyo itong lagyan, yung maliliit na yan. Ito na lang. Okay, so sa papel gagawin, drawing nyo yung diagram na yan, then sasagutan nyo, then pipicturean nyo yung activity nyo, yung papel nyo. Okay? So then i-upload nyo dito sa link. Okay, so ayan, marunong naman kayo mag-upload na. O, may question pa? Sa learning test number 5? Wala na po. Okay, so ayan, medyo maaga pa pero okay lang yan. Medyo maiksi lang kasi itong ating music sa second week. Okay, kung wala na, o sige, pwede na tayo mag-leave. At makapaggawa na kayo at makakanta na. Thank you po, sir. God bless po, sir. God bless po, sir. God bless po, sir. God bless po, sir.